Okay, so hello guys, good afternoon, good day, this is Megan Jason and welcome to my channel In Depth. At andito na naman po tayo ngayon guys para mag-discuss na naman ng isang bagong NFT game na tinatawag po nilang Chain Colosseum Phoenix, okay? So parang Phoenix game siya guys na lang para mas madali. Tapos yung nga ito na po yung ating pinaka-account nga po dito. So meron po tayong character dito guys, common lang po siya. Tapos ang aking pong archetypes po dito is wind, okay? So yan po yung element po guys. So mas malakas po ako sa water. Tapos yung nga before po tayo mag-explore po dito sa kanilang pinaka-app, pumunta po muna tayo sa kanilang website. So dito po sa website nila guys, meron po silang point system nga po dito. And actually meron po silang ongoing na giveaway din dito guys, na kung saan lang kailangan lang po natin gawin is ilagay yung ating wallet address, yung ating email, at ayun nga, kailangan nyo lang po isend yung screenshot po na to. Tapos kailangan lang po natin mag-provide ng mga screenshot guys, tapos click submit, okay? So ito po is a layer 2 po siya ng Oasis Chain, so hindi po siya nasa Binance Smart Chain, iba po ito. Tapos ang token po natin dito guys is CCP, so turn-based RPG play to earn blockchain game po ito guys. And kung makikita po natin sa Twitter, meron na po silang 121.4k followers, okay? So yun nga, nag-launch po ang kanilang game noong August 30, tapos pwede na po tayo bumili ng mga hero nga po nila. So need po natin ng hero dito guys para makapaglaro po tayo. Summoner's Book po ang pinakasimula po nun, tapos kapag inopen po natin ang Summoner's Book, magkakaroon po tayo ng mga hero, okay? So ito po yung itsura guys, at pwede po natin siya mabili sa Tofu NFT, yung ating Summoner's Book, pati yung ating hero, okay? Tapos meron din po sila sa ating OpenSea guys, at ang pinakamura nga dito is 0.333 ATH, okay? So ganito yung itsura ng mga Summoner's Book po natin. Tapos bumalik lang po tayo sa dashboard nga po nila. Ano nga ba yung point system nga po nila? Well actually guys, palakihan lang po ito ng points. Tapos yun nga, makaka-earn po tayo dito ng CCP token. Tapos yun nga, kailangan lang po talaga natin ng hero dito para makapaglaro, okay? So ang pinakaunang quest dito guys is kukonek mo lang yung Twitter mo pati yung inyong wallet. And actually sa giveaway, parang kailangan nyo po yung ating referral code. So ilalagay ko po yung referral code po natin para makasali po kayo dito sa kanilang giveaway guys, okay? Tapos dito nyo po makikita yung NFT po natin, kaso hindi po dito nagre-reflect yung binili kong NFT. Tapos marami na po silang collaborations na naganap guys, ayan. Tapos makikita din po natin dito yung ating Genesis Book. Ito yung mga link na sinabi ko kanina. Ito po ito. Okay? Tapos yun nga, dito po sa ating token, pwede po tayo bumili ng CCP. So CCP kasi yung token po nila guys. Ang 1 CCP, equivalent po niya sa $2.5. Tapos pwede po tayo bumili dito sa gaming decks. Okay? So dito tayo makakabili guys. D5Rest po ang kanilang chain. Tapos I think yun lang naman guys yung andito sa kanilang pinaka-dashboard. Tapos para ma-access nyo po itong game, pumunta lang po kayo dito sa ating Phoenix Colosseum, tapos open beta. Pero live na po ang game po nila noong August 30, okay? So almost 15 days na po siya nagra-run. Tapos kung makikita natin dito sa Twitter, marami na po ang naka-earn nga po dito, okay? So from $600 to 0 or $600 to 1.2. So nag-times 2 po ang pera niya guys. Ayan. So CCP yan. Tapos i-visit nyo na lang at i-follow ang kanilang Twitter para sa mga update, okay? So pwede din po tayo mag-level up ng ating mga character guys. At ayun nga, hindi na po natin papatagalin, pumunta na po tayo sa pinaka-game niya mismo, okay? So yun nga, kapag meron na po kayong Summoner's Book, mapupunta po yan dito sa ating gift. Dito nyo po yan ma-claim. Ayan, open na po ako noong September 9. So kailangan nyo po mag-wait ng 24 hours para ka po magkaroon ng energy. So kapag bumili ka po kasi ng Summoner's Book, pag in-open nyo po yan within the day, di ka po kaagad makakabattle, okay? Tapos dito po sa market, ayan yung mga hero po natin, pwede po kayo bumili dyan. Tapos makikita nyo dito sa shop, meron po tayo mga item din, mga pang-heal, pang-mana, may mga bonuses din po tayo dito. Tapos dito sa inventory natin, makikita natin yung element po natin, yung energy, ayan yung energy natin guys, magre-refill siya in the next 53 minutes. So siguro mag-battle na po tayo as of now, 1 AM po ngayon, so parang 2 AM ang refill. So hindi ko pa po ito natatry guys, pero meron po silang mission dito. Ayan yung mga mission natin guys. Kapag na mag-battle po tayo ng 10 times, maki-claim po natin to. Kapag mag-recover po tayo ng 1 time, maki-claim natin to. Kapag mag-bin po tayo, and so on and so forth, okay? So battle na tayo guys. Punta tayo dito sa ating pinaka-home. Tapos battle tayo. So first time ko po ito gagawin guys. Start lang po tayo. Tapos tingnan natin yung result, okay? So hindi ko pa talaga alam guys ang mangyayari po dito.
pero feeling ko makaka-earn po ako dito ng CCP. So ito daw yung kalaban natin, guys. So makikita naman natin na ang fire daw mas malakas daw sa air. Pero yun nga, mananalo ba tayo? Mas malakas yung kalaban natin na zombie. Pero try natin atakihin, 'di ba? Malay mo manalo tayo. Okay, so first attack. Ayan. So parang ano siya, turn-based talaga, pero kita niyo yung damage ng fire talaga sa water, guys, 'di ba? So medyo mahirap. Tapos attack pa tayo ulit. 'Di ba? Ang liit ng damage natin. Pero try pa tayo. Counter tayo ngayon. Ayan, mahirap talaga. So parang may pipindutin tayo dito, guys. Pero meron tayong mga special skill din. Ayan. So special lang tayo dahil yun yung malakas ang damage. Pero maliit na lang HP ko. So talo na siguro tayo dito, guys. Ayan, talo tayo. So makikita nyo, guys, ganun po yung laban po natin. Tapos I'm not sure kung ano yung mangyayari. Ayan. So win. Nakakuha po tayo nito ba? I'm not sure, ha. Naaral ko pa to, guys. Finish. So wala ba tayong nakuha? Wala tayong nakuha, guys. Oh, ayan po, yan yung CCP natin. Ito yung Oasis. Ito yung CCP siguro natin. So another battle tayo. So pwede naman tayo mag-skip, pero ba't tayo nakipaglaban kanina, no? Ayan, so 9 na lang po yung energy po natin. Fire na naman. So escape tayo dito. Ay, bawal tayong mag-skip. So hindi pala tayo pwede mag-skip. So kailangan lang natin makipaglaban talaga. So pangit lang kasi ang napupunta po sa atin na kalaban. Ay, ang laki ng damage naman. Ano ba yun? 70 agad. Talo agad. So ganun po yung laban natin, guys. Nagkakataon lang talaga na fire yung kalaban po natin. Last na battle. Sana manalo tayo sa last na battle, no? So ayan, first attack. Ayan, ano to? Ano to? Hindi ko alam kung ano to. Ano ba to siya? Fire pa din ba to? Hindi ko alam kung fire to, guys, eh. Pero common siya na ganito. So darkness na to, guys. Ah, ito pala yung element. So hindi pala siya fire. Naisip ko kasi fire siya dahil sa red. Okay, so mali. Pero kailangan po siguro natin ipa-level up yung ating character para po tayo manalo po dito, okay? So finish. Tapos, ito po yung pag-level up natin, guys. Ayan, oh, pwede po yan natin i-level up. So kailangan po natin bumili ng ito, ng token po na yan para mag-level up po tayo. Tapos makikita po natin dito sa ating pinaka-home, meron na lang tayo 1 life po ata. I'm not sure kung ano yung life. So basta meron po dito sa gilid din po link. Pwede nyo po ito aralin dito, guys. Ayan. Para malaman nyo kung paano gumagana talaga yung game. Pero ganun po nag-work yung game, guys. Makaka-earn po tayo ng token po dito. Kailangan lang po talaga natin ng hero. Tapos yun nga, ito pong ating Phoenix game. Isa lang po ito sa game na ginagawa po ng Oasis Chain, okay? So ito po ang gumawa po nito, guys, is mga Japanese po sila, ang developer po nito. Tapos makikita po natin dito, hindi lang po yan yung isa sa game po nila. Meron din po silang ilalabas pong Dark Blood Reborn, ayan. So kailangan lang po natin mag-purchase ng DBR nga po dito. Yan, Oasis po sila. Tapos MCH Burst. Tapos ito po yung announcement po nila na nilabas sa kanilang Twitter, okay? So you can enjoy 3 modes, Dark Blood Reborn, train your level and weapons and aim for the depth of main dungeon. So meron po tayong main story, ayan. Tapos meron po tayong challenge battles. Tapos meron po tayong special stage, okay? So tatlong mode po siya. Tapos makikita po natin dito yung parang ganito po yung kanilang game, okay? So similar po siya sa Phoenix game, guys. Iba lang po yung character, iba lang po yung ating token. Tapos meron po tayong tatlong mode, okay? So isa ito sa game na ilalabas po nila aside po dito sa ating Chain Coliseum Phoenix, okay? So yun nga, uulitin ko lang po ulit itong ating game po na to. Hindi po ito Binance Smart Chain, guys. Parang nasa Oasis Chain po tayo. Like sisilipin natin sa MetaMask Wallet, another chain to, guys. Ayan, so Oasis ang token po nila. Tapos kailangan po natin ng hero po dito para po tayo makapaglaro sa game. And kailangan po natin ipa-level up yung ating character. So need nyo po talaga bumili ng token, guys. At kung bibili nga po tayo ng token, pwede po tayo bumili dito sa CCP, okay? So another play to earn game po ito. At yun nga, ilalagay ko na lang po yung link ng giveaway po natin para po makasali po kayo dito, guys. Okay, so pag-aralan nyo na lang po ito dahil andito naman po yung ating pinaka white paper sa gilid mismo ng kanilang game. At yun nga, I think yun lang naman, guys, ang andito sa kanilang game. So I think yun lang, guys. Sana may na-share po ko sa inyo. Palagi subscribe na lang po. Salamat. Bye-bye.